Nung bata pa ako, ay napapansin ko na itong maliliit na mga crabs. Sila ay tinatawag na fiddler crab. Sa Cebuano, aligukoy. Sa mga bata pa kami, ito ay pinaglaruan namin. Ito ay kinukuha namin yung mga male, yung mga malalaking sipit, para aming ipa-war to each other. Pero napansin ko noong bata pa ako na bihira lang, hindi sila gaanong nag-aaway. Pagkos kami nababagot at doon kami sa mga malalaking ibang species ng aligukoy or crab ang aming kukunin. Dito mga kapatid, sa lugar ng San Juan, Hingog City, napansin ko na may mga ganito pala na iwan dito sa lugar na Misamis Oriental, Hingog City. Sa lugar ko, sa Magsaysay, hindi ko na nakikita ang mga ito sa tabi ng dagat. Ngunit dito, sila ay malaya. Malayang kumakaway sa kanilang sipit para ipagmalaki nila kung sino sila at mapangalagaan ang kanilang teritoryo. Kung napapansin po ninyo, yung may malalaking sipit, yan po ay mga lalaking crab, fiddler crab. Yan namang walang sipit o kung maliliit ang kanyang sipit, yun ang mga babae. Ang kanilang sipit na malalaki ay nagpapahiwatig ng kanilang edad at kanilang experience sa kanilang buhay. Ang kanilang sipit ay kanilang gagamitin sa kanilang pakikipag-away sa kanilang kapwa fiddler crab. Ngunit ang kanilang pakikipag-away nang napansin ko sa pag-dokumentary na ito habang ako ay nag-study ay kunting away lang at doon pag natatalo ng isa, tatakbo. So kaya ito makikita natin na parang animoy nagkukumpul-kumpulan sila. Pero may distansya rin sila kasi they maintain their territory also. Pero palipat-lipat din ang iba ng territory. Noon, hindi ko alam kung bakit sila lumalabas at nagkaway-kaway. Akala ko noon naghahamon sila sa kanilang mga kaaway. Pero ngayon, nang na-videohan ko na ito, yun palang kanilang paglabas at pagkaway-kaway ay to attract the female and also to gather foods. Kung titingnan nyo ang video na ito, makikita nyo ang kumakain sila. Yan, kumakain sila. Nandyan lang sa paligid ang kanilang pagkain. Kumukuha sila sa buhangin ng mga microorganisms at yun ang kanilang kakainin. So, yan. Palibot-libot lang sila. Animoy nagtatawagan, nag-uusapan, at kumakain lamang. So, simple lang ang kanilang pamumuhay. Sana mapangalagaan ito at maparami para makita rin ng ibang mga bata. Makikita ang mga fiddler crabs sa lugar kung saan may brackish water or yung tubig tabang ay nahalo sa tubig maalat. Makikita rin ito sa mga fresh water, yung sa mga tabi ng ilog na malapit rin sa bukana ng dagat. Sila yung mga lumilinis sa mga yan, mga konting mga organisms ang kanilang kinakain.
patakbo-takbo, palipat-lipat. May nagkakasunduan ang mga crabs na ito, pero magdidigmaan sila pag during mating season. So yan, makikita yung mas pinakamalaki ang sipit, yung ang nananalo. Yung matatalo ay maglilipat ng kaniyang baros. I was filming this video mga 9:30 in the morning, but nakita ko yung mga pasadong 12 o'clock na para sa noon. Yun, may high tide na. So, therefore, this kind of crabs also can deal with waters. Mabubuhay rin sila kahit may tubig sa mga maraming oras, no? I guess 3 to 5 hours sila mabubuhay sa ilalim ng tubig. Kasi adapted na sila, nakapag-evolve na sila ng ganito. Mga batang 90s at batang probinsyano, ito ang nilalaro namin noon. Pero ngayon, napagtanto ko na dapat silang pangalagaan at protektahan, dahil sila ay parte ng biodiversity o parte ng ating inang kalikasan. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe this YouTube channel, Philans 57 CFD, para po sa marami pang documentary series natin na i-upload dito sa YouTube. Maraming salamat po at God bless.